we know na this pandemic has really changed our lives, binago tayo. Pero one thing na pinaalala ng pandemic na ito, hindi yung pera, hindi yung trabaho, hindi yung kahit sino yung matatakuhan natin. Because right at this moment, we only need one thing. We only need one thing. And that is trust in God. That is the trust that God can always come and rescue us. I was always reminded sa vision na binigay ng Lord sa akin maybe 10 years ago. Nakita ko doon na sa isang battlefield, ang daming naghahandang soldiers. Sipin niyo po, imagine niyo ang daming warriors na nagre-red. Pero alam niyo na kamis doon, nung nakita ko po yung ground, yung ibaba, yung grass. Did you know what I found? I found blood. And sabi ko, Lord, hindi pa nag-i-start yung battle eh. Pero bakit maraming dugo? You know what God revealed is that feeling natin nag-uumpisa pa lang yung battle. But it is in the Bible that the Lord has told us it is already finished. Amen pa nun. God has already won the victory over this pandemic, over this poverty, over anything na pwedeng mangyari. God has already won the battle. And that is my declaration for each of you tonight. According to Psalms 50 verse 15, sabi niya, call upon me, tawagin mo ko. In the days of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. And tonight, we want to use our music para dalhin ang presensya ng Diyos sa bawat tahanan na nakikinig ngayong gabi. Samahan niyo. You are, come on, church.
our prayer tonight that in our life, in our world, in our hearts, Panginoon, you will be lifted high. This pandemic will only emphasize that you are a great God. You are a faithful God. And Lord, we are thankful sa bawat isang kaisa namin worshiping with you tonight. Thank you for their time. Thank you for their effort na makapakinig ng salita. I may not know, Panginoon, kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon, yung worry nila right now. But one thing is for sure, God, you will be with them sa bawat season ng buhay nila. It might be a season of waiting, a season of praying, or a season of answered prayer. In all those seasons, Panginoon, your presence is always constant. Sa mundong pabago-bago, Panginoon, nagpapasalamat kami kasi may isang hindi nagbabago at ikaw yun. And we thank you, God, kasi alam kong karamay ka namin sa lahat ng pinagdadaanan namin. And we just want to honor you at this time sa lahat ng pag-rescue mo sa amin. Thank you for all those times that you pursue us, for all those times na hinanap mo kami. And Lord, di kami nandito dahil mabuti kami. But we are here standing in your grace. And tonight, God, I pray na matapos ang gabing ito na hindi kami napupuspos ng presensya. May you cover each homes with your blood. May you provide for every family that is listening right now. And we pray for continuous protection sa bawat isang nandito. And especially to our pastors na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga miyembro. We thank you for everything, God. Thank you, this pandemic has taught us to be grateful. We continue to lift your name on high, Jesus. We love you. And this is all we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Alang gabi po sa inyong lahat, sa naabot po ng tinig at ng mensahe na ito. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church online midweek service. Paalala po minsan pa sa atin na anuman ang ating relihiyon, ang mahalaga ay ang iyong personal na relasyon sa Diyos. Sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi po ay pag-usapan po natin ang pagpapatuloy ng ating Genesis series na kung saan ay tinatalakay po natin ang mga karanasan at kasaysayan sa aklat ng pasimula o Genesis. Pag-usapan po natin ngayong gabi ang damay o pagdamay sa Genesis chapter 14. Tayo po ay sumandaling manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang hapon. Salamat Panginoon sa nakalipas na mga oras na nagdaan sa buhay namin sa mapagpalang maghapon, Panginoon. Salamat po o Diyos sa gabing ito na minsan pa ay katagpuin ka namin at makatagpo mo rin kami sa pamamagitan ng inyong presensya, sa pamamagitan ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, gayon din po, Panginoon, ng pakikinig namin ng inyong mga salita. Salamat po sa praise and worship na patuloy namin nakakasama through this midweek service, Panginoon, upang minsan pang magbalik sa inyo ng pagpupuri at pagpapasalamat sa pamamagitan ng pag-awit, Panginoon. Katagpuin niyo nga po ang bawat naaabot, Panginoon, ng tinig at ng mensahe na ito, o Diyos. Kayo po ang mangusap, magturo, kumatagpo sa kanila sa pamamagitan ng banal mong Espiritu. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming panalangin. Amen. Mas matimbang daw ang dugo kaysa tubig. Totoo ito para kay Abraham. Hindi niya matiis ang tusong pamangkin sa oras ng pangangailangan. Agad siyang nagpasya at handang ibuwis ang buhay. Bagamat sila ay nagkahiwalay na at nagkanya-kanya na po ng buhay, ngunit nagmamalasakit pa rin si Abraham para sa isang kaanak na kanyang isinama noong tawagin siya ng Diyos upang iwan ang kanilang lupain at kamag-anak. Kung maalala po natin last week na naghiwalay na sina Abraham at ang pamangkin niyang si Lot upang maiwasan ang lalo pang sigalot sa pagitan nila na maaaring nadadamay na sila, although mga tauhan po nila ang nagkakaroonan ng awayan dahil mas pinahalagaan pa rin ni Abraham ang kanilang ugnayan bilang magkamag-anak. Mas matimbang nga po ang
ang dugo kaysa sa tubig. At dahil lumiwalay at namili si Lot ng lugar na gusto niyang tirahan, ay may mga panganib na hindi niya inaasahan na naglagay sa pwedeng mangyari sa kanyang sambahayan, tauhan at ari-arian. At may paraan ng Diyos upang maipaabot sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal. Inuulit ko po, may paraan pa rin ang Diyos upang maipaabot sa ating mga mahal sa buhay ang ating pagmamahal. Pag-usapan po natin ang nangyaring digmaan sa Genesis, simula sa verse 1 to 12, ano po, na kung saan ay naroon po yung kasaysayan sa Genesis chapter 14. Noong panahon ni Abraham, ang kayamanan ng tao ay nasusukat sa dami ng ginto at pilak at mga alagang hayop. Yun po ang kanilang sukatan ng yaman, pagka marami kang ginto, pilak at mga hayop, mayaman ka na. Genesis 13 verse 2, mayaman na noon si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Nagtatatag ng hukbong sandatahan ang may-ari upang maingatan ang mga ito. Bukod do sa pagiging marami ng kayamanan sa pamamagitan po ng mga hayop, ng mga ginto at pilak, kailangan din siyempre ng mga tauhan na kung saan sila po ang tagabantay, tagapag-ingat, sila yung mga pinagkakatiwalaan po ng may-ari dahil maaari pong mawala, manakaw po ang mga iyon. Sa Genesis 14 verse 14, sabi po rito, pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon sila ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Sa paghilig ng puwersa sa mga kalaban ni Lot, nalagay sa panganib ang lahat ng kanyang pinaghirapan kasama ang kanyang sambahayan. Meron pong grupo ng mga hari na nagtulong-tulong upang digmain po ang lugar po ng Sodoma. Genesis 14 verse 12, binihag din nila si Lot na nakatira sa Sodoma at dinala ang lahat niyang ari-arian. Hindi po maiwasan, minsan ay mayroong digmaan at sa nangyari pong ito na damay po si Lot, yung pamangkin ni Abraham. Gayun din po ang kanyang buong sambahayan at ari-arian. Sa verse 16 po ng Genesis chapter 14, nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasamahan. Sa isang iglap ay maaaring maglaho ang lahat. Naalala po natin, naghiwalay po sila, pinili ni Lot yung masaganang tingin niya na lupain na kung saan ay naroon po ang Sodoma, ang lugar po na yon. In a time should come na mapag-uusapan din po natin. At sinakop nga po ng ilang hari ang lugar na iyon at nadamay po si Lot. At nung mabalitaan po ito ni Abraham, gumawa siya ng paraan para po makuha, mabawi ang kanyang pamangkin. Paalala pa rin sa atin na bagamat maaari mong makamit ang mga pinaghirapan mo, ay pwedeng mawala sa isang iglap. Naalala ko ang isang pamilya na nasunugan na halos maglupasay sa lupa ang ina ng tahanan. Siya'y umiiyak habang itinuturo ang naabo na nilang bahay na bakas ang panghihinayang dahil halos dekada siyang nagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit sa isang iglap na ang lahat ng kanyang pinundar ay biglang nawala. Pangalawa po ay damay. Ano po? Tignan po natin kung paanong pagdamay ang ginawa ni Abraham. Mula po doon sa verse 13 to 16. Tunay na bayani, dinala ni Abraham ang kanyang 318 mandirigma at sinalakay ang mga haring kalaban ng hari ng Sodoma. Maaring mga tauhan din po ito ni Abraham na kanyang pinagkatiwalaan at mga sinanay din upang mandigma, lalo na kung mayroong mga magnanakaw o atake sa kanya dahil sa kanyang kayamanan. Buong giting na nakipaglaban at binawi si Lot, pati na ang kanyang pamilya at ari-arian. Genesis 14 verse 16, sabi po rito, nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot at ang kanyang mga kasamahan. Nagtagumpay po sila. Dahil na rin na nasa panig ng Diyos kung kaya't nagtagumpay sina Abraham, bagamat may mga paghahanda na dapat ding isagawa tulad ng mayroong mga tauhang handang makipaglaban. Kaya nga
Sinama ito ni Abraham, maaaring nagplano, nag-usap sila, ginawa nila ang kanilang magagawa na ang mission po nila ay masagip si Lot, ang kanyang buong, si Lot at ang kanyang buong pamilya. Marahil hindi matapos-tapos ang pasasalamat ng pamangkin sa amain. Kahit nasaktan sa panlalamang, katulad nga po nung nakaraan na siya ang pumili nang akala niya yun ang pinakamaganda, pinakamainam, pinakamabuting pwede niyang tirhan. Samantalang kanyang ama, kung ano na lang amain, ang kanyang tiyuhin ni Lot, kung ano na lang ang maiwan, ay yun ang kanyang magiging titirhang lupain. Kahit nasaktan sa panlalamang, hindi pinagkaid ni Abraham ang kanyang tulong. Ang malasakit ay naroon pa rin sa kadugo o kaanak. Tao rin si Abraham na nasaktan sa ginawa ng pamangking si Lot, ngunit mas nanaig sa kanya ang pagmamahal at pagmamalasakit. Sabi po sa Roma 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Ulitin ko po, Roma 12 verse 21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Pangatlo po ay tagumpay. From Genesis 14 verses 17 to 24 na kung saan ay nagtagumpay po sila. At sa pagtatagumpay po na iyon, may hindi po nakalimutan si Abraham. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi ng lahat niyang nasamsam. Alam niya na kay Yahweh lamang ang tagumpay. Sa Genesis 14 verse 20, ang sabi po noong pari po na iyon na si Melchizedek that time, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay, ang sabi po ni Melchizedek kay Abraham. Halimbawa si Abraham ng pagkakaloob ng ikapu para sa Diyos at ibinigay niya iyon sa pari o priest na si Melchizedek sa lugar po na iyon na maaring malapit o nandun din sa lugar na kanilang tinitirhan. Anumang bagay na nakakamta ni Abraham ay may nakalaang ikapu para sa Diyos. Tunay na ama ng pananampalataya si Abraham, maging sa pagkakaloob niya ng para sa Diyos. Minsan lamang itong nabanggit sa buong buhay ni Abraham, ngunit sapat na upang tularan natin siya sa kanyang pagbibigay. Tungkol naman sa alok ng hari ng Sodoma, nagtagumpay nga po kasi sila, nadalin ang lahat ng ari-ari ang nakuha niya mula doon sa digmaan na yon. Magalang na tinanggihan ito ni Abraham. Ayaw ni Abraham na malambungan o matakpan ang kaluwalhatian ni Yahweh sa buhay niya. Nais ding ipahiwatig ni Abraham na ang pagkakamal ng yaman sa paraang digmaan ay mali, bagamat hindi po maiwasan yon. Subalit hindi pa rin yung kinuha ni Abraham yung mga iba pang kayamanan na nasamsam o nakuha po nila o maaaring iniwan o maaaring namatay na dahil sa digmaan nga po yung mga may-ari po ng mga kayamanan na yon na maaaring kinuha rin nila doon sa iba-ibang mga lugar. Nais pa rin ipahiwatig ni Abraham na ang pagkakamal ng yaman sa paraang digmaan ay mali at hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Aral rin ito sa ginawang pagtanggi ni Abraham na bagamat may mga kayamanan na maaring mapasa kanya dahil nagtagumpay siya sa digmaan, ngunit hindi iyon hinangad ni Abraham. Mas mainam ang yaman na nakamtan na bunga ng pinagpaguran at pinagsikapan sa maayos, malinis, mapayapang paraan. Bagamat buhay nila ang kanilang itinaya, ngunit mas matimbang kay Abraham ang pagpapalang mula pa rin sa Diyos. Malalim na naikintal o natatak sa isip at diwa ni Lot, maaalala niyang muli ang mabuting kalooban ni Abraham sa panahon ng isa pang kagipitan. Sa mga susunod na kabanata ay may mga mas lalo pang panganib ang mangyayari kay Lot because of his choice at sa kanyang buong sambahayan. At naroroon pa rin ang pagmamalasakit ni Abraham bilang kadugo sa kanyang ipinakikipaglaban sa Diyos. Sa mga susunod pong mga kwento, malalaman at makikita po natin ito. Naalala ko ang laging sinasabi ng tatay ko noong kabataan pa kami. Bilang paalala sa amin bilang magkakapatid na sa laging sinasabi ni tatay, magtulungan kayo kung sino ang wala, tulungan ng isa. Kung sino ang may pangangailangan, tulungan ng isa. Lagi po itong sinasabi ni tatay sa aming tatlong magkakapatid. Magtulungan kayo, kung sino ang wala, tulungan ng isa, kung sino ang nangangailangan, tulungan ng maaaring makatulong
sa may nang pangangailangang kapatid. Nakwento ng tatay ko sa amin na minsan may nakikwento rin si tatay na kaya namatay ang tatay ng mga pinsan niya noon ay dahil sa pagtuturuan ng mga magkakapatid. Kapag dinatanong kung kumusta na ang father ng pinsan niya, ang laging sagot ng isa, kasi po marami po magkakapatid yung pinsan niya, anim po ata o walo po yung magkakapatid na yun. Pag tinatanong, kumusta na ang tatay niyo? Ay, nakay ganoon. Ay, nakatira kay ganire. Ay, nakay ganoon. Asan si tatay mo? Nakay ganoon. Kanya-kanya silang turuan. Akala nakay ganito, akala nakay ganyan. O si ganito nag-aalaga, o kay ganito nakatira yung tatay nila. Hindi nila napapansin. Sa puro akala kung kani-kanino magkakapatid, nakapisan ng kanilang ama, yun pala ay napabayaan ng may sakit ang matanda dahil sa kanilang pagtuturoan kung kani-kanino nakatira. Nagtuturoan kung sino-sino ang tumitingin o nag-aalaga. Pero napabayaan na pala ang tatay nila. Saludo ako sa mga anak na nag-aasikaso at nag-aalaga sa mga tumatanda ng magulang. Napakatyaga po ninyo. Para sa mga magulang, kung paano mong inalagaan, inasikaso at tinuruan ng iyong anak o mga anak, ay ganoon rin ang pagmamalasakit na igaganti sa iyo pagdating ng araw na ikaw naman ang kailangan nilang tulungan at alagaan. Hindi maiwasan ang pagtanda, ngunit alam mong may kaagapay ka dahil naging mabuti kang ama at ina o ina sa iyong mga anak. Pasalamatan po natin ang Diyos sa iyong mga mahal sa buhay o sa ating mga mahal sa buhay na laging handang tumulong at sumuporta po sa iyo o sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos, ikaw na pinagmumula ng lahat ng kaugnayan, ng lahat ng relasyon. Ikaw, Panginoon, na nagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pagmamalasakit at pagmamahal po namin para sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po sa mga tahanan na may mga values na iminumulat at itinuturo para sa kanilang mga anak. Sa loob ng tahanan, Panginoon, una naming natututunan ng pagmamahal, pag-ibig, pagmamalasakit. Kung paanong itong nararanasan sa loob ng aming tahanan, ito rin po ang mahayag at makikita sa aming pakikipagkapwa-tao o Diyos. Panginoon, dalangin po namin yung mga values na dapat nawa, Panginoon, ay maituro, maigabay habang namumulat, habang kasama pa namin ang aming mga anak, kasama pa namin ang aming pamilya, Panginoon. Tulungan niyo po kaming pahalagahan po namin ito. Pahalagahan po namin ang buhay na katuwang, kasama, minahal po namin, O Diyos. Dahil hindi po namin hawak ang bukas, ang bawat mangyayari. Hindi namin hawak ang buhay. Ngunit hayaan nga po ninyo, Panginoon, na maging treasure po namin. Na sa kabila man na kumisan ay may mga misunderstanding, na kung minsan ay mayroong hindi pagkakaunawaan, Panginoon, lilipas din ito at higit na maging ibabaw ang pag-unawa, pagpapatawad at patuloy na pagmamalasakitan sa loob ng pamilya, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po maging ang mga kaanak ng mga nakikinig po na ito, Panginoon. Pinagmamalasakitan po namin ang kanilang kaluluwa, O Diyos. It's not religion that divide us, Panginoon, kundi ang relasyon pa rin sa inyo, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na makita ng mga inilalagay mo sa puso namin, Panginoon. Pahalagaan po namin yung relasyon namin sa inyo at tulungan niyo kami, Panginoon, kung paanong makikita ang kaugnayan na ito. Namin sa inyo, Panginoon, ay makita po ito ng mga kaanak po namin, O Diyos, na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. O Diyos, salamat po, katulad po ng karanasan ni Abraham. Ginawa niya ang lahat at magagawa niya upang mabawi, mailigtas, Panginoon, ang kanyang pamangkin na si Lot, Panginoon. Ganin din po kami, O Diyos, bagamat bawat isa ay mayroong kanya-kanyang mga pangangailangan, Panginoon. Kanya-kanyang mga suliranin, mga kinakaharap na mga hamon, O Diyos.
ang bawat isa at bawat pamilya, Panginoon. Dalangin po namin na ang pagmamalasakitan pa rin, ang pagmamalasakit pa rin, O Diyos, ang siyang mangimbabaw sa maliit o malaking tulong man, Panginoon, ang lahat ng ito ay nakapagpapagaan ng mga relasyon at kaugnayan, O Diyos. Salamat po sa gabing ito na ibinigay mo sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat magkakamag-anak, Panginoon, ano man ang sigalot, ano man ang hindi pagkakaunawaan, kayo ang Diyos ng kapayapaan at kaayusan. Ang higit nilang makita at maisagawa po nila yung pagkakasundo at pagkakaisa. Purihin ka sa gabing ito, inaangkin po namin minsan pa ang kapahingahan na nagmumula sa inyo, Panginoon, na inyo pagkakaloob dahil kayo ay mabuti sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa inyo ang pinakamataas na pagsamba, pagpapasalamat ay minsan pang aming ibinabalik, alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.